Okay guys, so bago tayo magsimula, kailangan syempre natin na kumpletuhin ang ating mga kailangan. Ayan. So ang hinahalo ko lamang dyan ay carrots. Ayan. Para mas healthy. Kahit pa paano mayroon tayong gulay. Syempre kailangan natin ng celery. Ayan. Para mabango. Ating wrapper. At syempre, yung pinaka main ingredient natin kung saan yung isda. Ayan. So, pinaksil ko na siya. Ito. Laman. Ayan. Tuna. So, pinaksil ko na siya kagabi. At drainin ko na rin yung kanyang sabaw. Ayan. So, ang pagpaksil nito ay basic lang rin. Sa kinagisa nating pagluluto, ang pagpapaksil. Ayan. Nahugasan na natin ang lahat. Pati na rin ang ating kamay at ang mga ingredients. So ito na yung mas mahirap na part sa paggawa natin ng lumpia na kung saan ito yung unahin natin. Ayan, paghihiwa ng carrots. Ayan. So may katigasan din ito kaya mahirap siyang hiwain. At ang paghihiwa natin ay traditional or manual. So hindi tayo gagamit ng machine. So siguraduhin natin medyo matalim ang ating kutsilyo. Ayan, para hindi tayo mahirap pang maghiwa. Ayan. Dulo. Ayan. At hiwain natin ng palapad. Ayan. Na ang kapal ay nasa 3mm or 3mm. Ayan guys. So, hindi tayo mag-iingat sa ating paghihiwa. Ayan. So ito na yung nahiwa natin. Ayan. At pagtapos niyan ay hiwain natin siya ng pahaba. Bago natin chop-chopin. Ayan. Ayan guys. So nahiwa na natin siya ng pahaba. Ayan. At chop-chopin na natin. Ayan. Two to three millimeters din. Estimated. Ayan. Ganyan lamang, kasimple. At syempre sa umpisa, mahirapan tayo. Pero pag lagi na natin siyang ginagawa, ay parang exercise na lamang sa ating kamay ang paghihiwa ng carrots. Ayan. So naman, sunod natin ang ating celery. Ayan, para maging mabango. Tanggalin natin yung pinakadulo. Tapin natin siya ng pino-pino. Thank you.
Ayan. So na chop na natin ang ating luya, bawang, sibuyas, celery at carrots. Ayan. So ngayon naman, himayin natin ang isda. So ito na ang ating isda. Ayan. So traditionally, pinaksiw natin. Ayan. So ibus natin dito para ating himayin. Ayan. So pinaksiw natin na may luya at bawang. Ayan. So tatanggalin din natin yan at himayin natin. Tapos tayong maghugas ng kamay. Ayan. So tanggalin natin yung mga nakakapit na sibuyas. Este bawang pala at taluya. Ayan. So himayin natin siya. Ayan, kagandaan paglaman. So wala na siyang tinik. So durugin na lang natin siya or himayin natin ang kamay. Ayan. Ngayon naman, ihalo natin dito sa ating carrots, ang ating isda. Ayan. Ayan. So yung mga kadiyay, matapos nating haluin, ayan, so gigisa na natin siya. Igisa lamang natin ng konti hanggang sa medyo matuyo siya. Ayan. Parang masangag ng konti.
So ayan na bang pinapalimig natin ang ating ginisang isda. Pwede na tayo maghimay ng ating wrapper. So, mainit na ang ating mantika. Lumpia. Ayan. Later. Wow. Yummy. Lasa. Crunchy. Makarami na ano. Sa lasa niya bagay siyang may kanin. Ayan. So this is a reaction video only. Puno lasa niya. Nice. Timplado na siya kasi pinaksiw natin siya bago natin siya binalot. Pinaksiw tapos ginisa. Kakain na sa taas. May spaghetti doon. Mm. Ano, may carrots. Babi na, pampalitin yung sitas. Masaganda ako sa carrots. Hindi siya nag-react sa lasa ng isda. Na kung saan ano. Kaya ini-enhance pa niya yung lasa ng isda. Hindi niya kinokontra. So, nandun pa rin yung essence ng pagkalumpiang isda. Ayan. Magandaan ito less fat. Hindi galing ng lumpiang baboy. May cholesterol. Marang cholesterol.
So, mas healthy siya. Pero sa presyo, mas mahal siya compare sa pork. Ayan. Pag-rate ko siya 1 to 10 na sa 8.5. Ayan, or 8. Ayan, mga ganun. Siguro sa sauce, pwede na ganyan grumpy na sweet and sour o ketchup. Ayan, so depende sa inyong panlasa, pwede suka. Ayan. Suka, pantanggal ng umay or appetizer. So pwede siya pampulutan. Solid yung laman, manakakabusog. Isa pa lang, medyo mabigat pa sa tiyan. Ayan guys, okay? Oh, pero parang siya appetizer, kakain ka pa rin lagi. So, pag-i-rate mo 1 to 10 nila. 10. Oh! So, dito na guys, nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa mga nanood hanggang sa uli. Ayan, so sana naintindihan nyo at nasundan nyo ang ating DIY lumpia making today. Ayan guys, so kinain na namin siya nung Noche Buena at may tira pa tayong kalahati para sa bagong taon. Ayan, so yan ang kagandahan guys kapag pinaksiw natin ang isda. Mas ma-stack natin siya ng matagal sa freezer. Bago ko magpaalam, Happy New Year sa inyong lahat. Ayan, at ang lumpia natin ay abot pa ng 2021. Ayan, so maraming salamat. At bago tayo tuluyang magpaalam guys, sa mga bago pa lang sa ating channel, and guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Pag-click ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na video. Siyempre, palike at share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kaalaman sa iba. Okay guys, at muli, ito ang nilingkod. Alexon na nagpapaalala, if you are not perfect, do it yourself.